sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Franz Castro, desmayado sa pagbasura ng kanyang kaso kay PRRD. Marami na po nagsabi na, ayan na naman, as usual, pag hindi pabor sa kanila, walang katarungan sa Pilipinas. Kahit hindi na po si Duterte nakapung presidente, sisisihin pa rin po si Pangulong Duterte. Walang katarungan, etc. etc. Okay, ito po ang sabi ni Franz Castro. At Teachers Representative Franz Castro, desmayado. No? Desmayado ako sa sinasabing pagbasura ng kasong grave threat na isinampako laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil din ito kinikilala ang takot na dinala nito sa akin at ang aking pamilya. Parang hindi ka naman natakot. Parang mas tumapang ka nga, di ba? Parang mas tumapang ka nga, Franz Castro. Mas dumobli nga atake mo. Sasabihin mong natakot ka. Para din itong pinagkait ang katarungan sa akin. Okay. Hindi pa namin opisyal na natatanggap ang desisyong pisikal. Kailangan pa namin pag-aralan ang desisyon at makipagkonsultahan sa aking mga abogado para sa susunod naming mga hakbang. Yan. So meron pa pala kayong mga susunod na hakbang. Simple lang naman yung pwede nyong isunod na hakbang, no? Maghanap ulit kayo ng panibagong kaso. Ang dami nyong binibintang. Pag nanakaw naman. Lahat na, itodo nyo na. Para isa-isa mabasura. Alam po ninyo, no, ganyan talaga eh. Pag nagkakaso, no, may tiwala, kaya nga kayo nagkaso, eh, di po ba? May tiwala kayo sa justice system. Pag natalo sa kaso, eh, wala na pong tiwala. Dismayado sa justice system. In the first place, no, hindi po ibig sabihin ng pagkakaso, dalawa po yan, di ba? Pwedeng ma-dismiss yung kaso o pwedeng kayo ay manalo. Pwede kayo manalo at matalo sa kaso. Ang gusto ng mga to, manalo lang. Hindi marurunong i-appeal para nila. Paano nyo i-appeal? Hindi po appealable yun. Pag walang matibay na ebidensya. Ayan, 218,000 na tayo pala. Thank you very much po sa mga subscribers natin. 218. Sa Facebook naman, eh medyo mag-subscribe lang po kayo. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito pong mga reaction ng iba na na-dismay rin katulad ni Castro. Ang tanong ko nga dyan sa mga yan, bakit nung si Dilima ay pinalaya ng korte, hindi kayo nadismaya sa korte? Eh pinapansin nyo kasi, kaya po may nagtatopic sa akin, gusto niyang kunin kayo. Nasa, di ba, viewers ko kayo. Ganun lang po yun, huwag niyong panoorin. Pag wala na nanood, hindi na po yan. Iba na. Okay, ito po yung sinabi ng isang eengot-engot na si Piloso Potasio. So pwede na natin pagbantaan ng mga Duterte at maabsweldo tayo? Ganun ba yun? Justice the is ang meron sa Pilipinas. Alam mo, Piloso Puntasio, pwede mong pagbantaan yung mga Duterte kung tanga ka. lahat pwedeng gawin ng tanga. No? Kung tanga ka, pagbantaan mo lahat, pwede mong kainin yung EBS mo. Di ba, dilawan ka? Para manilaw ka na talaga. Yan po ang mga reaksyon ng mga mahihina kokote. Yan, tama yan. Pag tanga ka, akusahan mo yung mga Duterte. Maabsuelto ka. Eh, tanga ka eh. Okay. Punta po tayo rito sa na-scam. Ayan, na-scam daw po sila. Ito po ay isang tagpo, no, ini-interview tong babaeng ilan lumagda sa pagsulong ng charter chains, nais bawiin ng pirma. Ayan, ito po ay report ng CNN, hindi po ni Badong. Galing po to sa CNN Philippines. Ayan. Sabi niya, nitong tinago yung pangalan at tinago pati mukha, eh hindi niya raw alam yung pinipirmahan niya. Ang alam niya raw, ayuda, bibigyan siya ng ayuda. Ngayon, nung nasabi sa kanya, charter chains, aba, hindi niya raw po naunawahan. Alam po ninyo, napakarami pong ganyan, no? Ang tanong nga nito ng babaeng itinago ang mukha at pangalan, pwede raw bang bawiin yung kanyang pirma? Alam niyo po, marami pong ganyan na kaso. Yung isa naman po na mapagmarunong si ate, kapitbahay ni itinagong mukha at tinagong pangalan, akala niya, ayuda. May presyo pa, 2,000. Akala niya, 2,000 yun. Pero anuman yung pinirmahan niya, hindi siya sigurado. Ha? Pero sang-ayon na po siya, mapa ito man ay tsa-tsa o mapa ayuda. Alam po ninyo, ang masama po rito, no? Sinasabi po ni Senator Amy Marcos at saka ng mga ibang senador, yung ayuda mismo, yung pinangangalandakan, no? Para pumirma rito sa tsa-tsa na to. At meron na pong nahawakan si
Senator Marcos na laman mismo. Ito na po yung laman, no? Ang pinapipirmahan po pala, hindi lang po yung tanong na gusto niyo bang baguhin yung konstitusyon. Meron pong pati po yung paraan ng pagbabago. Ito po yung nakalagay doon sa pinapakita ni Senator Marcos na form na nakuha raw niya sa isang staff at mismo doon sa mataas na tungkulin ng congressman, no? Ayon dito sa CNN Philippines. Dapat ginagano natin eh. Sa kumakalat na petisyon, pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara, bakit ano po pagkakaiba niyan, no? Siyempre, tututol po rito yung Senado kasi joint voting, 300 plus yung mga congressman, yung mga senador, 24 lang sila. So, kakainin lang po sila. Pero hindi po yan ang konstitusyon natin eh. Ang nasa konstitusyon po natin, lagi pong separate voting. Magkaiba pong house yan. Yung mga simpleng batas po, katulad ng pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye, separate voting po yan. Iba po yung boto sa ng mga congressman. Hindi po joint. Kasi magkaibang house po yan eh. Ang gusto po ng pagpapapirma, aamyendahan yung konstitusyon sa pamamagitan ng joint voting. Yun po pala yung laman ng pinapipirmahan dyan sa People's Initiative na yan. No? Mali po yan. Dahil magkahiwalay po yung House of Representatives at saka Senate. Sabi nga sa inyo, yung pinakakatulad po nito, budget. Separate po. Separate yung botohan ng budget sa House of Representatives at sa Senate. Yun nga lang. Kaya pag may hindi sila napagkasunduan, may BICAM doon po pag-usapan. Yun nga lang, sa BICAM din nagaganap yung mga insertion ng budget. Sa BICAM po ginanap yung insertion ng 12 billion para po sa binigay sa COMELEC na ang sinasabi po ay chacha. Ayan. Okay. Ito po ha. Simple lang po. Yung mga batas po na papalitan yung kalye, separate pa rin po kailangan. Separate po yung boto ng HOR tsaka ng Senate. Bakit po sa napaka-importanting pagpapalit ng konstitusyon, bakit echepuera? Ang kahulugan po ng joint voting, echepuera na po Senado. Bakit po? 300 plus yun. Yung nasa HOR, sa Senado, 24 lang sila. May echepuera po yung buong house ng Senate. Yung buong bahay ng Senado, may echepuera po. Kaya pala pinupush nila yan. Kaya pala yung sinabi ni Martin nung December na gagawa sila ng paraan na makakapag-charter change nang hindi kasama yung Senado, naisip ko noon, paano nyo gagawin yan? Nung Disyembre, nung sinasabi ni Martin yan, sinabi na ni Martin yan eh. Pero ang iniisip ko, paano nyo gagawin yan? Papayag ba Senado? Yung pala, true People's Initiative. Nakasulat pala. Ba? Na joint voting ang pag-amienda sa Konstitusyon. O yun po ang pinapipirmahan nila sa mga tao. No? Ayon, huwag natin kakalimutan yung source. Ayon kay Senator Aimee Marcos. Mga ano talaga eh, no? Talagang manggigigil ka eh. At ang mahirap pa po nito, napakarami po. Eto malupit, buti pa nga sa Bicol, may 100 lang. Kaya po, yung sinasabi ni Mike Abe na baka pamasahe lang yan, sino bang taong papayag na 100 lang? Marami. Kung pinangakuan ka, natatanggap ka ng ayuda na 2,000 o mahigit pa. Hindi mo naiintindihan, Mike Abe, palibasa munyaman ka, no? Hindi mo naiintindihan yung mga mahirap. Sabi nga nung nagsabi, okay pa rin ako dyan. Mapa-charter change yung pirma ko o 2,000 na ayuda. Biruin mo, sinabi niya 2,000. Ano yun, manghuhula yung tao? Tsak yun, galing yun dun sa nag-convince sa kanila na pumirma. 2,000 ang tatanggaping ayuda. Yun, Mike Abe, naunawaan mo, hindi ka binigyan ng 100. 100 yun plus ayuda. Eh dito sa Quezon City, mukhang nakatkong pa yung 100. Ayun po ay aking haka-haka lang. Kasi sa Bicol may 100. Mukhang sa Quezon City, pangako lang na ayuda ang pinirmahan nila. Pero mali po yun, di ba? Eh paano pa kaya kung nalaman ng mga tao na yung panunuhol pala ay masama at pwedeng makulong ang nagsuhol at sinuhulan? Opo, ayon sa isang abogado na nakalimutan ko na kung saan nakalagay, pwede po kayong kasuhan pag nagpasuhol kayo, di ba? Hindi lang po yung nanunuhol na may kaso. Okay. Marami rin lang hindi makapanood. Punta na po tayo rito sa pagmamalaki po ni Pangulong Marcos ng kanyang mga achievement. Alam niyo po, wala naman pong problema eh. Ako, sabi ko nga sa inyo, di ba, hinahamon natin, instead na siraan niyo si Pangulong Duterte, mag-ano na lang po kayo, yung mga nagawa ni Pangulong Marcos na lang ang pagmalaki niyo. Huwag niyo na siraan. Di ba? Ang problema kasi, may konting nagawa tapos sisiraan na nila yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Katulad po nito. Ito po munang sa ito yung nagbabasa na naman si Pangulong
Marcos, yung achievement po, ito po ang ayon dito, pinakinggan ko po eh. No more active guerrilla front in the Philippines. I want you to hear Mr. Hear President Marcos' report regarding insurgency. Yan po ang sinabi ni Mr. Winwin Eklabu. This is the bagong Pilipinas, the success of every Filipino. Mr. PBBM, you are truly inspiring. Alam niyo po, ang kulang po sa senaryo na to, okay naman yun, tatanggapin naman natin yun eh. Thank you very much po sa nagpa-member, no? Sino ba to nagpa-member? Teka, titignan natin. GNS for Life, naku, long time no look. Thank you very much sa pagpapa-member, GNS for Life. Ayan, at long time no look. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.